ano, it affects all ages, no? Nasabi lang natin na sa bata yung mga tinatamaan kasi malala nga sa kanila. So bakit malala? Dahil number one, hindi pa sila bakunado or hindi pa kumpleto yung bakuna. Number two, immature pa yung kanilang immune system, hindi pa nila kaya. Of transmission naman, it's a respiratory droplet. Magkakaroon ng pasahan ng sakit kapag yung baby or yung tao nalanghap niya yung droplet mula dun sa taong nag-ubo or yung bumahing siya, doon na magkakaroon ng infection once na nalanghap po niya yung air droplet na nasa hangin lang. Initial symptoms, nagtatagal yun, 1 to 2 weeks pa lamang. Kasama na dun yung ubo, sipon, lagnat, non-specific lang, para lang siyang pangkaraniwang ubo, sipon na hindi natin alam, meron na palang pertussis yung bata. Dito na yung mga malulubhang symptoms kagaya ng yung matinding ubo, yung nagsusuka na siya after ng ubo, at ubo ng ubo tapos mangiitim. Yung iba naman, yung baby, ubo ng ubo din, naninirik yung mata. Ito talagang, ano na talaga to, karakteristik na siya talaga ng pertussis. Galing na siya dito. Kaya lang, meron pa siyang mga ubo-ubo. Kaya ang tawag din sa whooping cough is 100 days cough. Kasi matagal talaga yung ubo ng pertussis, no? Hindi na siya nakakahawa, magaling na siya, pero may mga ano pa rin siya. May ubo pa rin siya, not dry. Importante kasi yung bakuna talaga. So, sa mga pregnant women natin, mahalaga na mabigyan siya ng bakuna ng pertussis. Yun yung Tdap na tinatawag natin. Binibigay yan around 27 weeks hanggang 36 weeks of age, of gestation. So, at least yun, mabigay sa kanya para paglabas ng baby, protected siya hanggang 6 weeks of age. At 6 weeks of age naman, dun na tayo nag-i-start magbigay ng mga primary series. Yun yung binibigay sa health center, yung 5-in-1 or yung Penta or yung 6-in-1 na binibigay. Kasama doon yung DPT, diphtheria, pertussis, tetanus, kasama ng kid, tsaka yung Hepa B. Importante din, lalo na sa mga hindi pa bakunado, yung mga infant, huwag mo nang ilabas sa bahay. Sa loob mo na po kayo ng bahay. Mas maganda po kasi yun.
Hand washing is very important. Of course, water, vegetable, tsaka fruits. Pwede rin tayo mag-supplement ng ascorbic acid plus zinc. Yung zinc, mahalaga po yun para panlaban sakit. Na kung mag-i-start ng ubuhin yung nasa bahay, importante na magsuot na siya ng face mask, lalo na kung kasama niya yung baby or caretaker siya. I always say to my patients tsaka sa mga viewers ko din na huwag po kayo mag-worry sa pertussis kung, number one, bakunado naman si baby. Kung sinusunod niyo yung mga standard precautions, matagal na yung sakit na to, hindi na siya bago. Aral na po siya ng mga experts. Meron na kasi siyang bakuna at meron na rin siyang gamot. Yung pabaon ko siguro, dahil outbreak pa ngayon, no? Basta't sinipon, inubo si baby, wala siyang bakuna, lalo na yung mga infant, please go to your nearest healthcare institution or healthcare provider to assess kung kailangan pong matreat si baby sa pertussis. Kasi mahalaga po talaga yung early diagnosis tsaka yung prompt treatment niya.